Pwede po bang malaman kung anong area yung sinasabi nila? Kung pwede nyo lang pong sabihin, ano, Doc, pero kung hindi, okay lang din naman po. Pero ito po ba, sila po ba ay nagkaroon ng nakaharap na nag-travel o wala silang travel history? Ayon po sa aming pong pag-interview, wala po silang nakaharap na... Yun po yung aming nakausap doon na interview ng aming mga regional surveillance officer. Wala daw po silang nakaharap na nag-travel. So yun pa lang po ang aming information sa ngayon. At so far po, patuloy po nating iniimbestigahang mabuti ang ating po mga contacts po, ng mga contacts po ng ating mga nag-positive ng COVID Delta variants. Opo. Doc, maaari bang ito yung dahilan kung bakit sinasabi po na malaki ang bilang ngayon ng active cases sa Bataan at sila po ba ay maituturing na ito ay high-risk area na? Dahil po sa biglang pagtaas nga at napansin po namin kasi na maraming tumataas na kaso dito po sa probinsya at ginawa po natin, nagpadala po tayo ng sample ng genome sa genome sequencing at nung lumabas po nakita po talaga na Delta variant po siya. Kaya po, nagkaroon po ng tinatawag na high level of suspicion. Kaya po, yun po yung naghindahinan why we were able to detect this Delta variant. And yun po yung aming ginagawa. Katulong po ang probinsya at saka ang munisipyo. Opo. Pero Doc, kumusta po itong anim na ito? Ano po ang kalagayan nila? Naka-recover na po sila. Yung pong nag-repeat swabbing po tayo, yung pong lima doon sa anim, nag-positive pa rin po, kaya nga po nagkaroon tayo ng high suspicion. Pero lahat po sila ngayon, recovered na po lahat. Nagkaroon lang po silang tinatawag ng mga sintomas ng lagnat, yung iba po ay nagkaroon ng sipon, nagkaroon po ng tinatawag ng cough. And eventually po, mild symptoms po, nailagay po sila sa quarantine facility and nag-recover na po sila. Opo. So, kumusta po yung sitwasyon naman ng mga ospital dyan ngayon? Ramdam na po ba yung epekto ng Delta variant? At paano po kayo naghahanda sakaling, wag naman po, ano, Doc, ano, magkaroon ng surge? Sa kabuuan po, yung pong buong Central Luzon, nasa low risk pa naman po ang ating healthcare utilization. So far po ang ating healthcare utilization as of July 23 sa buong region po ay nasa 44%. So marami pa po tayong capacity para po sa COVID beds. Of course sa ating quarantine facilities, yung tinatawag nating isolation facility, nasa 29% po. So marami pa po tayong capacity para sa quarantine facility. But for the province of Bataan, nasa high risk level na po yung kanilang both the ICU beds and then yung tinatawag po nating quarantine facility. Kaya po dun sa pag-uusap po natin together with the provincial government, naghahanda po tayo, of course, yung tinatawag nating accordion policy o yung tinatawag po natin na we need to intensify or strengthen po natin yung critical capacity ng surge capacity ng hospital. Kaya po yung pong gawin po is yung yung other wards ng hospital pwede po i-convert into a COVID ward. Ito po yung tinatawag na accordion policy na po pwedeng i-ayusin or i-use mo na yung existing hospital bed as COVID bed and then pagka bumaba na yung kaso po pwede naman din po ibalik sa dati niyang use. Opo. Doc, sa mga lugar po sa NCR Plus, isa po yung Bulacan na na-identify na may mabilis na pagtaas po ng kaso. Base po sa inyong monitoring, ano po kaya yung posibleng dahilan nito? Ayon nga po sa aming monitoring, sa latest data po namin, being alam naman po natin, Bulacan adjacent to Metro Manila, ngayon po mataas po ang kaso niya at alam naman po natin, isa sa mga dahilan ng ating mga pagtaas din ng kaso ay yung ating medyo yung relaxation, the presence of course, our variants of concern. Hindi lamang po itong Delta, but of course the Alpha, the Beta, and of course yung ating may konting relaxation na po sa ating mga kasamahan, mga kababayan na hindi na po ino-observe lagi yung minimum public health standard, and yung tinatawag nating nag-open na medyo yung social mobilization, yung mobility ng tao at saka yung mixing po ng tao, dapat po talaga po nating ingatan pagka tayo lalabas, tayo nakasuot ng ating pong protective mask and face shield.
Opo, Doc Flores, may tanong lang po sa inyo si Altea Imperial po ng Altea Imperial po ng GMA 7. Naghigpit ba ng protocol sa buong lalawigan dahil sa presence ng Delta variant? Ito po talaga yung recommendation.